Mananatili ang mga ipinapatupad na hakbang kontra COVID-19 ng mga lokal na pamahalaan ng Davao City at Lapu-Lapu City sa Cebu matapos maitala na sa bansa ang local transmission ng Omicron subvariant. Narito ang report ni Argyle Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Matapos kumpirmahin ng Department of Health na itala na ang local transmission ng COVID-19 Omicron subvariant BA2.12.1 sa NCR, Palawan at Western Visayas. Ayon naman sa Davao City COVID-19 Task Force, wala itong gagawing pagbabago sa mga estratehiya kontra COVID-19 mula pa noong magsimula ang pandemya. Ito'y sa pamamagitan ng pagsunod sa Prevent, Detect, Isolate, Treat at Reintegrate o PDITR. Actually, sir, nag-anticipate na mag-yun na taana, no? Diba? Before, I think I told the public na it's just a matter of time. Mm-hmm. Whether unsa pataka, grabe sa ito ang ginatawag na border control, di naagi makalusot, Ana, because just like what we've mentioned before over and over again, di mag-yun na tumakita ang virus, no? Some of those that are infected, kay na ay symptomas, some of those di-ligid mag-manifest ng symptomas. And then, kung naamay mag-manifest ng symptomas, mas itago pa dyan nila. So, ngayong mababa ang COVID-19 cases sa lungsod na nasa 14 active cases lang as of May 15. Nakatutok ngayon ang Davao City LGU sa pagbabakuna kontra COVID-19 sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga mobile vaccination rollout sa mga government at private establishments kasama na ang pagbabakuna ng booster dose. The experts are still continuously studying this variant, sir. No, just like any other new variant, sir, dili kita maka secure pa kanang concretely kung unsa ang iyang attribute. Uh-huh. At the moment, sir, just like the Omicron variant, ano gyud siya, very infectious gyud siya. Samantala, walang plano si Lapu-Lapu City Mayor Johnard Ahong Chan ng probinsya ng Cebu na higpitan ang quarantine protocols ng lungsod sa kabila ng sinabi ng Department of Health na may local transmission na ng COVID-19 subvariant na BA2.12.1 sa Western Visayas. Ang Lapu-Lapu City ang nagsisilbing gateway ng lalawigan ng Cebu dahil sa Mactan Cebu International Airport. Para sa alkalde, hindi na kakailangang mag-require pa ng negative RT-PCR test result sa mga biyahero mula sa Western Visayas dahil naniniwala siyang alam na ng mga Opunganon o taga-Lapu-Lapu City ang dapat sundin na health protocols at dahil na din sa mataas na vaccination rate ng syudad. Sa ngayon, tatlo lang ang active COVID-19 cases sa lungsod. We need to balance, no, the economy since karon na ginahinay na tagbalik, mapunggan na po niya na. So siguro magapan ra gyud nato na siya kung if we will follow the precautionary measures. Ako si Argyle Relator para sa GMA Regional TV.